fuel filter ng Honda Beat FI. Itong isang to, e-power yung brand. Ang price nito, 130 pesos. Ito naman yung genuine na fuel filter. Ang price nito, 450 pesos. Dahil may kasama na siyang o-ring at dust seal. Anong difference ng dalawa? Obviously, yung kulay. Una na yun. Ito parang peach. Ito naman parang pink. Yan. Tapos, pangalawa, yung texture. Medyo makapal to. Medyo makapal yung filter sa loob. Yan. Ito namang genuine. Hindi ganun kakapal. At medyo malambot. Tapos, pangatlo, yung looks. O yung itsura nito. Makikita naman. Ito, medyo obvious yung mga dots. Yung mga dots na yan, no? Ito, medyo genuine, medyo ano eh. Hindi ganun ka kita yung mga dots. Ayan, no? Yun. At yung butas naman niya. Ang size ng butas niya ay 10 mm more or less. Ito naman genuine. Ang size ng butas ganun din, more or less 10 mm. So the same. Same lang naman yung butas. Ito, kakalasin lang ito dito ng wire. Tapos ito naman, tutulak pa ibaba. Tapos saka hihilahin. Yan. Tapos para safe, balutan ng kahit ano. Yan. Tapos ito naman, tutulak lang to, tapos ito pababaan tulak, tapos saka hihilahin. Tapos itong fuel line, takpan ng plastic para safe. Etong apat na to, flange nut, 10 mm yung size. Tapos bago kalasin to, linisin nyo muna yung mga gilid kasi may mga alikabok yan. Tapos eto naman, hihilahin lang to eh. Eh, baka kailanganin nyo ng screw. Dahan-dahan lang hilahin. Lalabas din yan. O. Tapos singatan nyo yung floater. Kaya dapat dahan-dahan lang paghila nito. Yan. Ito yung o-ring, no? Dahan-dahan lang ng paghila.
dahan-dahan lang dapat kasi may floater to. Baka masira yung floater. Ang pagtatanggal naman itong filter na to, meron siyang dalawang lock dito. Ito tsaka ito. So kailangan nyo ng screwdriver para dito sa ilalim. Simple lang naman to eh. Tutulak lang ito papakaliwa. Tapos itong isa ganun din ito. So tulak, tapos ikot clockwise. Yun. Ayan. Tapos hila. Yun. At eto na yung mga filter pad. Eto muna ang dalawa. Mamaya to. So anong pinagkaiba nitong dalawa? Syempre yung shape. Tapos yung price, ito worth 350 pesos, ganun. Ito naman yung stock or na filter pad. So ang pagkakaalam ko dito, pag yung ganito yung shape, ito yung ang product number niya is K81N01. So ang price nito nasa 750 pesos. So anong pinagkaiba? Ang pagkakaalam ko kasi yung filter nito sa loob, yung K81N01, mas makapal compared dito sa KZL901. So yun yung difference niya kung hindi ako nagkakamali. Ito kasi ang maximum nito 48,000. Kilometers bago palitan. At eto namang isang to nasa 25 to 30,000 kilometers kailangan ng palitan. At may difference pa pala sa tatlong filter pad na to. Kung mapapansin nyo itong dalawang to, ito yung genuine, ito yung e-power, pareha sila ng lock. Ayan, pareha sila ng tapat ng lock. Kaso, itong stock, patay. Magkaiba ng lock compare dito sa dalawa. Ayan o. So, ganito mangyayari dyan. Ito kasi yung dulo ng fuel tank. Ito. So, pagkaka-install nitong filter pad, basta ka ganito, ganyan, masasala niya lahat. Paganyan siya eh. Yan o. Masasala niya lahat yung residue. So dito lahat siya pupunta. Filter na filter niya. Unlike this one na pag nakaganyan nakakabit or eto nakatapat dun, ganyan siya. Ganyan. So ang mafi-filter lang nito, once nakakaunti na yung gasolina, hanggang dito lang siya mag-filter sa palibot dito.
nga palang isa, yung fuel line kailangan mo munang linisin gamit itong bulak para malinis kasi yung dudumi yan eh. Yan. So dapat ang mas mauunang ikabit, fuel line muna. Kailangan mo munang ikabit ang fuel line. Tulak lang naman yung pagganan. Tapos ipapantay mo rito sa gitna. Tapos saka may pepres. Yun, lapat na siya oh. Tapos ito na, bracket. So ito naman may indicator kung alin yung nasa taas. May up sign. So up, nandun siya. Ganun din to, up. May up sign. Yun. Tapos ganun. Tapos ito ng plunge nut 10 mm. Kapag mahigpit na yung mga nuts, saka nyo ilalagay itong connector. Tapos eto. Tapos i-start ng 5 beses para magkaroon ng feed dun sa fuel line niya.